Hello guys, good morning. And marami nagtatanong kung paano mag-register ng mga SIM registration ngayon via kung anong network na hawak nyo. So, ang akin guys, ang hawak kong SIM ay meron akong dito SIM, Smart, Token Text, tsaka Globe. So, lahat yun i-register ko. So, una guys, ang i-register ko yung aking dito SIM. Kumbaga, kung ano yung network mo, doon ka pupunta na application. Halimbawa, dito SIM gamit ko. So, i-install mo yung dito application, then doon ka magre-register para doon talagang legit na legit at hindi kayo ma-scam at hindi manaka yung information nyo. So, kung halimbawa, meron ka ng... So, halimbawa, meron ka ng dito SIM, tsaka dito app. So, halimbawa, ito, nakikita nyo nandito yung mga application ko na meron ako. So, pipitutin ko tong ito dito app ko. Ito, katabi ng documents, then contacts, pagitan nilang dalawa. So, pinitutin ko tong dito app ko. So, meron ako ditong balance. So, ito yung number ko, 09923188661. Ayan. Then, meron akong 7.78 GB pa na gig na data. Then, meron akong 1 balance. Points. So, dito, kung makikita nyo guys, meron na ditong link para sa mga mag-register ng kanilang mga SIM card. Sabi dito is, register your SIM card now and get bonus data. So, pag nag-register daw po kayo, magkakaroon kayo ng bonus data. So, ito guys, pindutin natin tong registration form na to. Then, pagka-pindot natin, ito yung lalabas. Ito yung link yung nasa taas. Yung https://register.com.ph. So, sabi dito is fill customer information dito SIM card registration form. So, ito nga, dahil dito SIM yung SIM card ko. So, sa dito app ako nagre-register. So, mamaya is re-register ko naman yung Smart, then yung token text. So, sabi dito, the Republic Act 11934 or SIM Registration Act, SRA, requires all new and existing subscribers to register your SIM card to prior to activation starting December 27. So, ngayong araw yung December 27. So, first step daw is kailangan i-register yung SIM card natin. Then, next is wait for SIM activation for new subscribers only. Then, high speed data dito. So, sabi dito, download nyo daw yung dito app to manage your account anytime, anywhere. So, para na din pala siyang online. So, una dito nakalagay is identify the type. Identify Filipino. Then, yung number, lagay mo dito number. Anong number? 09923 9 09923188661. So, mga gusto pala mag-send ng pamasko nila, dito lang. Ayan yung number ko sa GCash. Then, get OTP. Wait natin yung OTP. So, ito na yung OTP. 227174. Then, anong pangalan ko? Rudy. Then, Fama. Then, yung surname mo. Then, kailan yung birthday mo? Date of birth. Unahin mo yung month. Yung day, tsaka yung year. Pagkatapos yan is yung gender. Gender mo kung girl, boy, bakla, tomboy, tiki, baboy ka. Then, government ID. Then, ano yung number ng government ID na in-upload mo? House number ng bahay nyo. Street. Then, province, city, and barangay. Then, zip code. Identification card image. Any valid IDs from government. Then, ayan na naman problema nila. Wala silang valid ID. So, ano daw gagamitin nila? Ang problema kasi dito sa Pilipinas, pag kumuha ka ng valid ID, kailangan mo daw muna mag-present ng valid ID. So, wala nga silang valid ID. So, paano sila mag...
magkukuha ng valid ID kasi nga wala pa nga silang valid ID. Kaya nga sila kukuha ng valid ID para magkaroon ng valid ID. Ganun talaga sa Pilipinas, di ba? Ay, nako. Pero, syempre, ituro ko sa inyo kung paano kayo makakuha ng valid ID. Syempre, kung meron naman kayong birth certificate or NSO na tinatawag PSA, pwede mo na yun i-present tsaka yung number. Tapos, ayun. PSA, NSO, PSA, NSO. Then, meron kayong NBI or school ID. Ayun, pwede na yun. Ayun yung ginamit ko bago ako nakakuha ng UMID ID. Then, pagkatapos ng upload ng ano mo, ID mo, magpipicture ka daw kasama yung ID mo. So, parang nakaganyan nakalagay. Then, next is, i-check mo tong in compliance with the requirements of Republic Act 11934. Then, agree and understand that the personnel have data and provided. Then, wait not. Then, dito pala sa ID, guys. Ito yung mga hinihingi nila. Yung ID nyo ng BIR, driver's license, firearm license to own and possess ID, government service insurance system e-card, integrated bar and of the Philippines ID, National Bureau of Investigation or NBI nga, other valid government issue ID with photos, overseas worker welfare administration ID, passport, person with disability, PWD, pwede daw yun. So, Philippine Identification, Police Clearance, Professional Regulation Commission ID, Senior Citizens ID, SSS ID, yung Social Security System ID, Unified Multi-Purpose Identification Card or UMID na tinatawag, Voters ID. So, ayan lang yung mga valid IDs na i-accept nila. Then, i-okay mo lang. Then, ayan guys, pagka-send nyo ng ID nyo, ang sinend ko is yung aking UMID ID. Then, ayan, nag-selfie ako, then, nag-send ako, nag-picture ako na hawak yung valid ID. Then, check mo itong in compliance with the requirements. Then, mag-a-agree ka dito. Then, submit. Wait natin. You have entered invalid verification code. Verification code daw. Wait, ulitin natin itong verification code. Then, submit. So, yun pala guys, yung verification code, kailangan itatype nyo siya once na fill up nyo na yung mga ano nyo, mga information nyo, saka mag-get pala kayo ulit ng OTP. Then, sabi dito, SIM card registration has been completed. Then, for new subscriber, your SIM card will be activated shortly. Please take a photo or screenshot of this page for your reference. Mobile number 09923188661 and SIM registration number. So, ayun guys, tapos na ako mag-registration and good luck sa iba. Bye-bye. And thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga videos ko. Salamat!